na nagpapahayag ng kanilang pakikiramay at lalo-lalo na ng panadalangin para sa kapayapaang walang hanggan ng iyong araw natin, Lord Cristo. At ganoon din, pinasasalamatan ko kayong lahat na narito ngayon at umadalo sa misa ng kanyang pamilibing. Pinasasalamatan ko ang lahat ng mga parokyano, ng ating mga parokya, ganoon din ang mga madre at religyoso, lalo-lalo na mga kabilang sa tatlong kongregasyon na itinatag ng ating butihing obispo, ang mga RCM, Religious Catechism of Mary, ang mga RTW, Religious of the Divine Word, at ang mga SDS, Sisters of the Divine Shepherd. Ganoon din, salamat sa mga seminarista na simula pa ng unang araw ng kanyang paglalabay ay kasama na at nakiisa kapagkat ay unang ibinurol sangayon na rin sa kanyang kahilingan doon sa kapilya ng theology sa ating Immaculate Conception Major Seminary. Salamat din po sa ating mga kapatid na pari, lalo tigil ang mga nagbisa simula pa noon ang araw hanggang ngayon na mga nakikisa sa pagdiriwang sa misa ng paglilibing. At lalong-lalo na pinasasalamatan ko ang aking mga kapatid na obispo na kasama natin ngayon na nakikiramay at nakikipagdiwang ng misang ito alang-alang sa kaluluwa ng yumao nating obispo Cirilo Almario Union. Kahapon po, ipinagdiwang ni Bishop Cirilo ang kanyang ika-apat na 43 taong anibersaryo bilang obispo. 43rd Episcopal Anniversary. Hindi ko malaman kung bakit ako nagdesisyon ang kanyang libing ay gawin natin isang araw pagkatapos ng kanyang Episcopal Anniversary. At ito marahil ay isang pagpapasalamat sa Diyos, kabiyaya ng pagka-obispo na ipinagkaloob kay Bishop Cirilo sa kooban ng 43 taon. Sa ating mga narinig na pagbasa, may dalawang katangian ng isang obispo na nais kong pagnilayan natin, lalo-lalo na pagpapasalamat sa Diyos na pagkakaloob sa atin ng isang obispo katulad ni Bishop Cirilo. Ang una ay narinig natin sa unang pagbasa na kung saan inihahambing ang isang obispo sa isang pastol na nangangalaga sa kanyang mga duha. Inaalagaan lalo tigit ang mga kahihina at ang mga nasugatan at dinadala sa mahinang na pastulan. Sa loob ng 43 taon, marami po sa inyo ang nakaranas ng pag-aalaga ito ng pastol, ng ating mabuting pastol na si Bishop Cirilo. May ilang kamalay ko na nagbahagi ng kanilang sariling karanasan bilang isang natulungan ni Bishop Almario bilang obispo. At ganoon din naman, may ilang mga pari tayo. O
Oliveros, tatlong batang pari ang nagpahari din sa akin kung paano sila ay pinabayaan na parang isang pastor ng ating obispo upang magpatuloy sa pag-aaral sa seminaryo. Kaya naman sila ay nagpapasalamat sa kanya at sa biyayang ipinagkaloob na sila'y magabayan ni Obispo Cirilo sa kanilang pagsunod sa pagtawa ng Panginoon upang naging pari. Kaya naman pinasasalamatan natin ang Panginoon Diyos sa biyaya ng pag-obispo at pagiging pastor ay pinagkaloob niya kay Obispo Cirilo na kung saan tayong lahat na narinito ngayon ay nagpapasalamat sa Diyos na minsan tayo ay nakaranas ng pagkakandili, ng pag-aalaga ng isang pastor katulad ng pag-aalaga sa isang tupang nawawala o sa isang tupang nasundatan. Ang ikalawang katangian ng isang obispo na binabanggit din sa ating narinig na pagbasa ay ang obispo ay nagpapanaral ng mabuting balita. Tinanggap namin mga obispo ang salita ng Diyos na kung saan sinisikap na ito ay maging bahagi ng aming buhay at maipahayag sa lahat ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Obispo Almario ay may tanging debosyon sa salita ng Diyos. Nung siya ay medyo bata pa o malakas pa, siya ang naging chairman ng Episcopal Commission on the Bible Apostolate. Mahabang panahon na siya ay naging chairman ang apostolado ng Biblia. At ibinuos niya ang kanyang nalalaman at kakayanan upang maipahayag, upang magkaroon din ng interes ng maraming mga tao sa apostolado ng Biblia. At sa katunayan niya, nagtatag siya ng isang kongregasyon ng apostolado ay para sa salita ng Diyos ang ating mga religious of the divine word. At hindi lamang nung siya ay active pa, naging tagapagbahayag si Bishop Cirilo ng mabuting balita. Kahit nung siya ay retired na, ginamit niya ang tatlong diploma, ang pagsulat upang maipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nag-iwan siya sa atin ng ilang mga aklat na nagtataglay ng kanyang mga kaisipan. Simple pero malalim na kaisipan tungkol sa salita ng Diyos na maaari natin mapakinabangan bilang gabay natin sa ating buhay, sa ating pagtahak, sa landas ng ating buhay dito sa lupa. Si Bishop Almario ay nakasama ng inyong lingkod sa loob ng mahigit na 12 taon. Simula nang ako ay maging ika-4 na obispo ng ating diocese ng Malolos. At may dalawang bagay na nais ko rin ibahagi sa inyo na ito ay na-appreciate ko sa kanya. Maaaring hindi siya aware ng mga bagay na ito. Subalit ako sa aking pakikisama sa kanya kalooban ng 12 taon ay nagpapasalamat sa kanyang patunay na ibinigay sa dalawang bagay na ito.
Ang una ay ang Ministry of Presence. Si Bishop Almario, palaging dumadalo sa ating mga function, lalo tingin ng mga pari. Naroon siya without fail. Uminsan na sa aming monthly resolution, nauuna pa siyang dumating sa akin at nagdarasal na doon sa chapel. Ministry of Presence. Maaaring hindi niya masyadong nakikita ang epekto nito. Subalit in the silence of the eyes, of the beholding eyes, we appreciate that He is with us in those special moments. Katulad ng mga ordinasyon, katulad ng mga pagdiriwang sa seminaryo, ng iba't ibang mga okasyon, katulad ng graduation. Without fail, andyan po palagi si Bishop Cirilo. At ang kahuli-huli na rin ang pagkakataon na siya ay aking nakalagpo ay nung nakalipas na buwan, September 11, ang aking ipagdiwang ang aking kaarawan. Narito din po siya sa katedral at kasama namin na nagmisa ng pasasalama sa araw ng aking birthday. So ito ang ipinagpapasalamat ko kay Bishop, na siya ay nagbigay ng patunay o nagpahayag ng kanyang pagnanais na makasama ng mga pari at mga seminarista sa iba't ibang okasyon ng aming mga gawain bilang mga pari at bilang mga seminarista. Isang bagay din, may ikalawang bagay na pinagpapasalamat ko kay Bishop. Ayan kanyang kahimik na pagtitiis ng mga kahirapan. Witnessing the witness of silent suffering. Lalo tigil po siya ay isa ng retired na obispo. Halos wala ng boses na sa ating desisyon para sa ating dioceses. Kabalit na rin siya kahit na sa isang tahimik na pamamaraan. At alam mo na kung isan ay nahihiraman siya. Nahihiraman sa kanyang karamdaman, sa kanyang karamdaman. And He bore all these things in silence, offering it to the Lord in prayer. Kaya naman sa mga sandali ng pagpanaw niya, ako'y nakatitiya na handa-handa siya sa pagkalat sa Panginoon. Ang sabi na nga niya, kalimitan, at ilan sa inyo marami nakarinig na dito, para na daw siya nakalimutan ng Diyos. Marami na sa kanyang mga kaiskwela at mga contemporaries ang mga namamatay. May nauna pong namatay na dalawang obispo, tapos si Bishop. Ang dating auxiliary bishop ng Lipa, Bishop Salvador Pison, na dati niyang kasamahan bilang miyembro ng clergy ng Lipa, at ang retired Archbishop of Zamboanga, si Archbishop Oliveros. Alam po ninyo, iniiwasan ko na magiging sa kanya na namatay na itong dalawang ito. Subalit nalaman din niya, hindi ko alam kung sino lang sabi, pero nalaman din. At yun nga ang kanyang mukhang bibig, parang nakalimutan siya ng Diyos.
Pero ngayon, hindi niya masasabi na kalimutan na siya. O wakas, naalaala siya ng Diyos. Inawas siya mula dito sa lupang ibabaw upang manahan sa piling ng mga kakahalian ng lahat. At tayo na mga kayo narinito ngayon na nananalangin sa Diyos. Sana ang kanyang buong buhay ay maging isang alay at maging isang kulay na paghahanda niya para sa pagharap sa Diyos sa buhay yung walang hanggan. Sa pagpanaw ng isang obispo, namumulila ang sambayan. Ayaw ay nalulungkot at pumalaw na ang isa sa dati nating mga obispo. Sa oras na ito ng kalungkutan, tumalapit tayo sa ating inang si Maria, ang mahal na Birhen ng Imaculada Concepcion, patron ng ating diocese at patron ng ating katedral. Siya ay ina ng Ama, Mater Misericordia. Sana magdalaawa siya sa ating lahat, sa ating na namumulila at nalulungkot sa pagpanaw ng dati nating obispo. At siya rin ay ina ng awa. At sana akayin niya at dalhin si Bishop Cirilo sa piling ng kanyang anak na si Jesus. At dito sa pagdiriwang nating banal na Eucharisti, makakatag po natin si Jesus. Hilingin natin sa kanya na ang pastol na naglingkod sa kanyang kawan, ang tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita, sana'y isama niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit. Kapayapaan walang hanggan, may pagkaloob ng may kapal,